na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang magandang tanghali. Mga kabisya, mga tambalanisa, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Shout out sa mga masarap na nananghalian. Patikim naman. Sana naman. Patapik naman. Sana naman makalibre ng ulam. Oo nga. Ang sarap ng kainan na sa labas pa, partner, habang nandito tayo sa loob. Oo nga. Kumakain sila ng buttered chicken. Wow, and sarap. Pansit. Anong tawag doon? Kare-kare. Hindi. Munggo. Two words. Nagulaan. Ano yun? Pansit. Pansit na masarap. Yung creamy. Ano bang tawag dyan? Nakalimutan ko tuloy. Parang spaghetti pero kulay white. Carbonara. Pasensya na kayo. Sopas na maiiksi. Hindi, sopas. Sopas na mahaba. Mali, sopas na walang sabaw. Saka lang. Anong usapan meron tayo ngayong araw na to, ha? Ganito talaga, mga kaibigan, kapag kulang sa kain, kapag kayo sarap na sarap sa inyong kinakain pananghalian, samantalang kami eto nagdadadakdaka, kailangan magtrabaho, kailangan tapusin muna hanggang alas 3 bago namin matikman ang aming tirang pagkain. Ang daming reklamo. Kapag kaganyan araw-araw na ginawa ng Diyos, nagre-reklamo ka, wala na maganda sa buhay na to. Tingnan mo nga yung effect, partner, pag walang kain, ha? Ano? Carbonara, araw-araw naman natin kinakain yan. Mm. Pero nakalimutan ko. Uy, talaga? Araw-araw mo kinakain ng yaman? Kinakain lang namin yan pag may birthday. Pautang naman, partner, araw-araw pala kayo may carbonara. Iba din. Wala nang sabaw, eh. Ha? Diba sopas na walang sabaw yun? Ang dali na malutuin nun, ha? Ay, kahit na, kailangan ng gatas yun. O, mayaman, may panggatas. Yeah. Mga another 5 minutes pa po, mga kaibigan. Bago hintay lang namin mag-warm up. Bago mag-warm up yung mga utak namin. Hindi, pero totoo, ako araw-araw na ginawa ng Diyos, ganun ka, buti pa siya. May pang-carbonara. Sana nananghalian kami ngayon sa halip na nagtatrabaho. Pagka ganyan na, alam nyo, mapapansin nyo rin yan, eh, kung habit nyo yun. Na gano'n na parang, sana ganito, buti pa siya. Mga gano'n, ibig sabihin nun, una, reklamador ka ng taon. Okay, dekada. The new millennium, correct. Basta reklamador ka. Kung merong parada ng mga reklamador, ikaw yung ikaw may hawak ng roll-up tarpaulin. Ganun. Yan, ikaw yung nasa unahan kasama ng mga yes, banda. Yes, true. Diba? Ikaw yun, diba? Una, kapag ka ganyan na, buti pa siya. Sana ako ganito, ganyan. Ano po yan, ha? Hindi natin namamalayan. Ito po ay actually a negative habit of looking at other people's blessings. Tapos, nade-disregard mo na yung sarili mong blessing. Ako yung mga nag-hashtag ng sana all. Ayan. Not a good habit. Hindi, ito tingnan mo. Hindi ko alam kung dahil nasa developing country tayo. For some, ang tawag nila third world country. Hindi na daw third world, developing na daw. Oo, kasi isipin mo, ha. Tayo dito, kapag may spaghetti, may celebration. Mm-hmm. Matik yun, eh. Ganun yung mindset natin. May birthday. Mm-hmm. Sino may birthday? O kaya pag may naka-red. Diba? Basta ganun. May papansit na. Mm-hmm. Meaning, may nagsiselebrate. O kaya, hindi mawawala sa isip ng tao na, anong meron? Oo, correct. Ganun lagi yung tanong, eh. Basta pag may bilao. Oo, kasi pag may bilao. Tanong talaga, anong meron? Correct, hindi regular na may bilao na may laman. Bakit may pa-buttered chicken? Bakit may fried chicken? Anong celebration? Sinong may birthday? Yeah. Ganyan yung tanong natin, eh. Pero alam niyo po ba, sa ibang bansa hindi, eh. Wala lang yun. Normal, it's just a normal thing. It's just an everyday thing. Mm-hmm. Diba? So, pwede bang dahil nga mahirap tayo, nasanay tayo na ganito yung mindset parang, natin. Na parang wow na wow tayo kapag wow, grabe, nagka-carbonara.
Yung parang gulat na gulat, araw-araw nagkakarbonara. Diba parang, grabe naman. At tingnan mo yung sabi ko kanina, yaman, araw-araw may karbonara. Kasi yung gulat na gulat, kasi diba? Kasi totoo naman. Ewan ko, dahil nasa bansa tayong ano. Tama ka. Halimbawa, kunyari, wag na sa opisina, sa bahay, di ba? Parang, hindi kasi regular thing yung carbonara. Ewan ko nga kung baka kami lang po to, kasi kami yung mahirap. Eh di kayo na kung araw-araw may carbonara sa inyo. baka nga. Oo, di ba? Baka ganon. Wow, may ice cream. Anong meron? Ba't may ice cream? Oo, di ba? Sinong ano? Sinyalis ng kahirapan. Kasi yung, di ba sanabi mo, bakit may ice cream? Oo. Parang linyahan namin yun dati nung mga bata pa kami. Oo, kasi parang, sanay tayo walang ganun eh. Oo. Bakit may Coke? Correct. Bakit may soft drinks? Correct. Na kapag ka yung bisita, hindi niya naubos yung soft drinks. Oo. Parang, ang saya-saya natin. Hindi kayo makakalimutan. Kahit nga yung basok, aminin nyo. Iinuman mo rin. Uy, pero yun yung mga nagpatibay ng mga sikmura natin, partner. Oh, pinagsalin-salin mo yun. Correct. Yung mga tira ng mga bisita ninyo Tama. Na soft drinks, ilalagay mo sa isang baso tapos iinumin mo. Oh. Diba? Yan po ang nagpatibay ng mga sikmura namin. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sa edad na ito, never po kaming nagkaroon ng amibiasis. Diba? Manhid na. Immune na eh. Diba? Isipin mo yun, partner. Totoo. Hindi, tsaka alamawa, leche flan. Hindi rin regular yun, ha? Wow, may leche flan. Wow, may leche flan. Bakit? Diba? Wala namang okasyon pero may leche flan. Magugulat ka eh. Oo, siguro nga. Kasi baka sa mga ibang yayamanin, parang normal lang yung may dessert. Sa amin, dessert. Dessert mismo. Parang ha? Misan nga wala eh. Correct, magugulat ka pag meron. Kadalasan nga, walang dessert. Totoo yan. Magugulat ka. Bakit tayo merong ganito? Diba? Sinong nag-birthday? Ganun. Diba nung maliit pa tayo, nung elementary tayo, ewan po namin yung mga bata ngayon ha. Kapag ang classmate namin ay nakita namin na merong fried chicken na baon. Wow talaga yun. Kasi yun sa atin, ako ang baon ko lang talaga nun, fried egg eh. Yun na yun, wala nang iba. Palit-palit lang, estrellado o tsaka ano, scrambled. Scrambled. Oo, yun lang dalawa. Pero itlog pa rin eh. Pero yung classmate mo na nagbaon ng fried chicken, tapos may magandang lalagyan, wow yun eh. Sa amin naman, partner, nagbabaon kami ng fried chicken. Pero parang yung, kasi yung mga klasiko mayayaman. So yung fried chicken nila, parang ang tataba. Yung sa akin, parang malnourished tulad ko. Para yung natalo parang sa sabong, gano'n. Hindi. Malungkot. Kumbaga, hindi naman irregular yung chicken. Kasi may manok din naman. Pero ang mas usual namin talaga, malungkot na hotdog. Yung talaga yun, parang ang lungkot ng hotdog. Gano'n na. Kung meron man chicken, kami na baon, maikukumpara mo talaga dun sa iba. Kasi yung kanila, pagdating ng lunch, parang ang lambot pa nung kanilang chicken nila. Yung akin talaga. Kasing tigas ng pasta ko sa ipin. Alam mo gano'n? Kasi tigas din ang ulo ko, ganun. Makunat na, maganit kung tawagin. Maganit, correct. Yung ano na siya, yung tama, maganit. Yun yung mas tamang term, maganit na siya. Parang kapag chinelas na, correct. Ganun. Diba? Papunta na siya sa goma. Ano ba to, fried chicken ba to? O chinelas, diba? Kumakain ba ako ng fried chicken o goma, ganun. Pero yung sa mga klasiko talaga, partner. Kasi alam ko na, naintindihan ko na kung bakit. Meron silang extra budget para bumili ng flour. Diba? Kami, wala naman kaming arena eh. Diba? Ano na kaagad, partner? Rekta na sa... Yung arena nun, libre naman. Kaya lang ginagawa natin yung pulburon. Ay, hindi. Wala kami ba kayo, meron hindi, ba kayo basta nun? Mayaman lang may arena sa amin. pag may flour yung kanilang yung mga ano, tsaka pancake, partner. Oo. Yung mga hot cake, parang lakas baka mayaman. Mayaman lang yung naka-pancake. Di ba na pagkwentuhan natin to noon, sabi ko kumakain ako ng pancake. Na mention ko lang, parang ano, parang out of the blue. Tapos ang reaction mo. Wow. Nakaka-afford na. Nagpa-pancake ka na ngayon. Wow, afford na daw yung pancake. Hindi, tsaka parang sa breakfast, yun yung pipili mo, pancake. Diba? Tapos may honey sa ibabaw at may ano, iba na butter. Kaluluwag-luwag na talaga, pautang naman. May pancake na sa inyo. Hindi lahat ng pancake talaga, ano eh, pwedeng i-afford ng sino man. Nang isang regular na mamamayan. Yung may tsaka, dairy cream. Correct. Kasi yung pancake, kasi hindi siya nang niluluto ng ganun lang. Kailangan meron siyang arena, meron siyang itlog, mga dagdag extra budget
budget. Yan kasi tayo, yung itlog, ulam na natin. Hindi para ihalo pa sa pancake. Diba? Hindi para ihalo pa tapos gawing pancake. Mayaman lang yung gumagawa ng ganon. Oo, kaya. Eh, sabi ko sa iyo, nung elementary kami, ito na naman, diba? Oh. Dami nating sugat ng kabataan araw, talaga. Correct. Alam mo, kaya kung ano tayo ngayon dahil din sa sugat ng kabataan talaga natin. Eh. Hindi ko alam kung tinatawanan na tayo ng mga bata ngayon. Sabing grabe, parang hirap na hirap naman kayo nung panahon noon. Oh, hindi, bakit? Hindi, ganito lang. Oh. Huwag kayong tumawa. Ba't everyday ba kami carbonara? Sa kanyo kami tawanan kung everyday kayo nagka-carbonara. Hindi yung nagugulat kayo. Ba't kayo may ice cream? Pagka wala rin kayo. Kapag ka ang galon din sa refrigerator ninyo, galunggong ang laman, huwag kayong tumawa. Pare-parehas lang tayong hampas lupa. Pare-parehas lang tayong kulang ang budget. Huwag kang tatawa na parang parang di ba awak-awak sa amin. Parang you're looking down on us? Excuse me. Porque mahirap lang kami. Inaano nyo kami. Mentalidad talaga. Yan yung mentalidad. Kahit hindi naman inaano. Wala namang sinasabi. Wala namang sinasabi pero ganun yung inaano. Porque mahirap lang kami. Ganun. Diba? Inaapin nyo na kami. Ganun. Wala naman nag-react. Tinitingnan nyo na kami ng masama. Diba? Pailalim na kayo tumingin. Wala namang gumawa. Diba? Mga mentalidad natin. O game. Sabi bata ko nga, elementary kami. Gulat na gulat talaga kami. Yung classmate namin may baong ginayat na queso de bola. Sino masaan mas sinong classmate mo magdadala nun sa classroom? Eh, design lang ang queso de bola, di ba? Hanggang ngayon part, hindi ako makain ng queso de bola. Kasi parang alat-alat ka. Oo, parang ganun din na sana yung kaya, bila. Sabi nga namin, kahit namin isang kagat lang, matikman lang namin kung anong lasa ng queso de bola. Mm-hmm. Pero siya talagang literal, pinapapak niya. Ay? Di ba? Ang lakas makamayaman nun. Sa amin, isang tilad lang na ganun eh. Mm-hmm. Tapos titikman mo. Tsaka alam mo, tikim partner, lang, hindi pwedeng nguya, tikim. Speaking of queso, para sa akin nung bata kami, yung merong paggayat ng cheese, partner, na alam mong yayamanin. Yung parang mas maliliit. Kasi yung sa amin, partner, wala kaming grater na, wala kaming pang-grate ng cheese na, basta parang iba talaga yung may yayamanin na kind of ano eh. Kasi stainless yung sa kanila. Sa inyo bakal, may kasamang kalawang yun. Yun na nga. Hindi, yero yun na binutasan ng pako. Yung sa amin, grater hindi, na. Hindi, partner, yung grater namin, yung pang ano na, gayat namin ng cheese. Kung ano yung kung saan ka nagpiga nung ano nung nyog. Doon din. Kaya pag hinayat mo, parang salaan siya. Salaan pala. Oo nga. Alam mo, madiskarte yung nanay mo nun. Eh di kasi madiskarte talaga siya kasi alam, bibili pa siya ng ano grater. Di ba? Eh, pwede naman dito. O double purpose, tinamay yung grater yung salaan, ginawang grater din. Diba? Ginawang yadyaran kung tawagin. Eh ganun din naman yun kapag lumabas keso pa din, di ba? O yan, minin yung mga bahay dati nun na may pangkayod ng melon, social yun ha. Ay! Oo, mayaman. Yung may tatlong butas na bilog. Oo, kaya. Yayamanin. Diba, kasi kami pag kunyari, naisipan namin gumawa ng melon juice. Tinidor yung pinakakayod namin eh. Kami din. Diba? Diba? Wasak-wasak yung melon pag lagi spichel. Pero yung mga mayayaman, may pangkayod sila. Correct. Tapos mahaba yung pagkakagal. Parang color gold yun na color bronze. Nakita ko lang yun sa kapitbahay namin. Wala kaming ganun. Na-describe ko lang kasi nakita namin sa kapitbahay. Ah, ganito pala ang paggayat ng melon. Mali pala yung amin. Nadi-tinidor ang lahat. Ganun. Diba? Eh, may mga ganyan tayo na parang para sa atin hindi usual pero para sa iba pangkaraniwan lang, palibasa mayaman sila. Porque mahirap lang kami, mali yung paggayat namin ng melon. Nakakaluka. Totoo ka dyan. May mga kanya-kanya talaga tayong sugat ng kabataan, di ba? Sabi nga namin, di ba, yung sa malamig namin nun, food color lang talaga yun, nalagyan mo ng asukal. Tapos konting di ba may nabibili sa palengke na yung arnibal? Ano? Hindi arnibal, yung pampabango. Ah. Papataka mo lang mga ano yung mga 5 drops 1 2 3 4 5 mabango na yon. Oh, sige, bye-bye. Mamaya mo ikwento. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Oh, tapos yun na yung sa malamig namin. Pero nung minsan sabi ko, nakatikim ako ng ano ng pineapple juice sa restaurant, pure asim na asim ako. Oh, 'di ba? Na ganito pala, ganito pero yun pala talaga daw yung real juice. Correct. Ganito pala talaga ang lasa. Oo. Sa amin ang idea ko noon ng juice, umi pa juice, food color lang yun eh. Mm-hmm.
So, lalagyan mo ng asukal, haluin mo. So, konting pabango. So, yun yung natural, yung typical. Ano ba pabango na yun? Di ba armibal yun? Yung parang armibal, may... pag pinatak mo, babango siya? Oo, para vanilla, siya. Vanilla? Parang ganon. May vanilla. Oo, yung may... ganon. Tapos patak, tama ka, patak-patak lang yun. Siya. Kasi syempre, dapat tumagal yun ng 2 years. Sayang din, di ba? Sa budget. At pag nilagyan mo ng yelo, suwabe na kasi yun eh. Oh. Suwabe na yung lasa noon. Parang talagang juice na rin. Pero nung lumaki ako, tapos nakapunta ako ng isang restaurant, nag-order ako ng pineapple juice. Sabi ko, sabi nila, yan yung legit na na juice. Oh. Diba? Talagang yung galing sa lata. Pero that time, first time ko na inom yun, asim na asim ako. Oh. Kasi yung pineapple juice sa amin, correct, yung isang lata, isang ano na yun eh. Isang malaking ganon. Yung basta yung may daming baso sa gilid. Oh. Yun, isang ganon. Oo, tapos maraming tubig. O kaya tubig. Isang ano, yung may gripo. Oo, ganon. Oo, ganon, maramihan talaga. Basta may kulay, okay na, juice na yan. Eh sabi ko nga sa'yo, di ba, ang ano, basihan ko ng kayamanan din, ice cubes. Oo, kaya talaga, oo, ano, yun. Manghang-mangha talaga ako kapag, wow, grabe, yung ano niya, yung Coleman, yung inuman niya ng tubig, ano, may ice cubes. Hindi, yung sa akin kasi, una, yung inuman ko ng tubig, hindi Coleman ang tatak. Hindi ko alam kung anong tatak. Basta kapag uminom ako, Coleman, lasang plastic. Coleman. Hindi, basta pag ininom ko parta, lasang plastic talaga. Anyways, ano, kapag may yelo, kunyari, gagawa kami ng yelo. Yung yelo na ano, yung ano tawag doon, yung nasa plastic, yung ice tubig na patitigasin. So kapag ka numipis na siya sa loob ng ano, pahaba siya. Pero manghang-mangha talaga ako pag nakikita ko yung ang daming tunog. Yung naririnig ko talaga yung mga ice cubes talaga. Parang wow, ibang klase may ice cubes. Pero para sa iba, pangkaraniwan lang naman sa kanila yun. So in other words, mga kaibigan, totoo yun. No? Maaaring para sa iba pangkaraniwan lang. Nagugula tayo kasi hindi tayo sanay. Mm-hmm. Sa ganong klase ng lifestyle, hindi tayo sanay sa ganong klase ng habit. Diba, itong mga nakwento namin, for sa amin, hindi common yun eh. Kinalakha namin na hindi common. Mm-hmm. Yung walang masyadong fried chicken, walang masyadong carbonara. Kaya pag nung binabanggit natin ito, nakakagulat para sa atin. Pero yes, for some, wala for lang others, sa kanila yun. Sabi niya, ano nakakagulat dito? Oh, kasi ano, it's a normal thing for sila, you. Sila, correct. Parang ano naman to? Diba? Gulat parang, na gulat sa mga bagay-bagay. Oh. Eh, yun na nga. Di kayo na mayaman. Oh. Kasi that's a normal thing for you. Mm. Yung spaghetti namin, ketchup lang yun eh. Tapos isang latang corned beef. Yung iba talaga may isang kilong giniling, hahaluan mo ng cheese, may presentation. Yung sa amin, actually, minsan nga, kung walang pambili ng corned beef, hotdog lang. Tapos ketchup totoo na. Maswerte ka pa nga pag may hotdog eh. Oo. Yun na yun. Hahaluin mo lang. Papakuluan mo lang yung ano, yung hot, yung spaghetti. Yun na, spaghetti na yun ng kabataan natin. Mm. Pero yung spaghetti yun, grabe sa sauce. Tama, umaapaw, ganun. Diba? Hindi ko nga, hindi ko nga rin alam, partner, kung siguro maaaring, sure na yon na maaaring dala na din ng kahirapan kaya hindi regular ibang mga bagay. Pero din kasi, noon, parang konti lang din yung mga options. It's either mahal talaga siya or mura siya. Hindi katulad ngayon na parang maraming iba't ibang options na mga mura. Parang ganun. Kaya siguro, kung sinasabi mo kanina, partner, na siguro ibang mga kabataan, parang natatawa sa kwento natin na parang hirap na hirap sa ganun. Baka kasi ngayon, madami na kasing ibang options eh. Posible sa mga rason or factors. Oo, totoo. Dati kasi hindi eh. Totoo. Ako nga naalala ko, gulat na gulat ako lagi pag ano, ang tanong talaga natin, anong meron? Sino may birthday kapag merong cake? Oo, diba? Correct. Pag, parang di regular na merong cake sa inyo. Oo, may slice ng cake actually, yung classmate mo. Hanggang dito naman eh. Diba? Pag merong may cake, anong meron? Anong meron? Sino nagpadala? Bakit? Diba? Pag ganon. De, parang ano, para sa akin, yayamanin pa rin kapag lagi ka may flowers. Okay. Oh, pero para sa meron akong mga kaibigan na everyday ano sila, may fresh flowers lang talaga sila. Parang regular sa kanila 'yon. Pero sa atin dito, 'di ba, parang uy, anong ano meron? 'Di ba, ba't may bulaklak ka? Ganun. Yung cake, ako nakatikim talaga ako ng ano, o nagkaroon ako ng sarili kong cake, parang 18th birthday ko na at parang 21st birthday ko na. Nung nag-debut ko, plain chocolate lang 'yun eh. Oo, na yun ganun. Na yung ano, yun yung unang kasi, cake na meron kasi that time
mayayaman lang po yung nagki-cake. Ang merong ang cake dati, partner, yung sa nabibili sa bakery, yung may butas sa gila. Sa gitna, yung chiffon lang. Ganun. Walang icing. True. Ngayon, tingnan mo ngayon, partner, madami na rin siyang options. Tingnan mo, kahit na hindi kayamanin, for example, yung isang tao, tapos nag-celebrate siya, fondant na rin yung cake niya. Kasi nga, may options na pwedeng maging mura. Dati, hindi katulad dati, wala. Oo, ako lumaki ako, sinukmani yung nakatirik yung sperma. Oo, di ba? Sinukmani plus sperma equals birthday cake, di ba? Why not? Oo, yung lola ko magaling gumawa ng ano yun ng sinukmani sa laging sa plato. Pag dumating yung mga bisita namin, ang dami sinukmani, puro sinukmani. Oo, di ba? Isang plato nun, maubos mo, ang bigat ng tiyan mo. Yayamanin kapag ka may sinukmani. Sabi ni Gladys Sarmiento, lemon essence daw. Lemon essence, oo. Sabi niya, lemon essence yun. Sa mahihay, ganun din ang palamig namin. Alam ko yung sinasabi ni Chuper. Correct. Yun ang juice natin nung kabataan. Lemon essence. Until mamulat ka sa totoong juice. Oo, na ito pala yun. Oo. Yung pineapple pala talaga. Mm-hmm. Yung orange pala talaga. Correct. Sabi ni Red Bernardino, ito na rin sinabi natin na kahit na walang okasyon, may ice cream. Yun din na sabi ng iba May ice cream, may cake, may fruit salad, kahit diba? Walang okasyon. O kaya, may macaroni salad, no? Sabi ni Dennis Villahermosa, yung basa yung bathroom or toilet, akala ko normal lang noon. Oo. Yung mayayaman, tuyo pala ang bathroom. Totoo ka dyan. Oo, tuyo pala yung, bakit kaya, paano, kasi kami hanggang ngayon, basa pa rin yung toilet namin. Ano po, anong tanong? Ano po yung sinukmani? Anong tawag dito, may tawag dito sa Manila Kakanin siya, kanin. Malagkit na nilagyan ng pulang asukal. Ayan. Search niya biko, po. Biko. Ayun, biko. Sinukmane. Oh, biko tawag dito. Ah, tama. Biko nga. Yan ang ano. Oh, di ba? Ang bigat-bigat talaga sa tiyan niyan. Lalagyan ng kandila, kaya rin nakalagay sa sa magandang plato. Kasi tas square din, square or bilog din naman 'yan Tapos tinirik ka ng sperma. Doon ako nagsising ng happy birthday noon. Gusto ko natuloy ng Mayaman yung biko mo pag mayroong latik sa ibabaw. Kasi may mga biko na walang latik. Walang pulot sa ibabaw. Dati nga budin Nakatirik yung kandila doon sa budin. Sa budin yung ulam? Kasaba cake. Ah, budin. O nga pala, kasaba cake. Ano pa yung isa hardinera pala yung naisip ko? Pwede din. Ay, siya lang nga yung hardinera. Di tsaka mayaman kapag may embutido. Oo. Naka-foil. Uy, mayaman kapag ka may foil. Ang mahal kaya ng foil. Ay, ba't yung nasa amin sa Eskinita, ang daming foil? Hindi, iba yun. Pero may hirap sila. iba naman yung partner. Sabi mo doon sa mga nasa Eskinita, itigil nila yung pag-foil nila. Embutido at saka hardinera. Sa probinsya, senyales na may selebrasyon. Mm. Sino may kinasal? Wala lang may kinasal. Anong, malayo pa fiesta? Correct. Ba't fiesta, may embutido sa kasal, inyo? Ganun. lalo na yung hindi, tsaka partner, yung sinasabi ko, parang na siya, naging normal. For example, yung embutido, noon, ginagawa kasi talaga siya. Tapos ifo-foil siya. Oo. Ngayon, meron ka na sa grocery na mabibili. Correct. Na mga correct. Although steam hindi siya, mo na lang. Iinit mo na lang. Correct. Pero although hindi siya kasing sarap nung talagang yung walang preservatives. Pero pwede na din. So, ang sinasabi lang natin, mas marami ng options compared sa dati. Nakakonti lang talaga. Sa akin, siguro partner, kaya hanggang ngayon, sobrang, kapag halimbawa merong handaan o kaya may buffet, ang una kong pinupuntan, tempura, shrimp, yung mga malalaking mga sugpo, ganun. Kasi lumaki ako na hindi namin afford yung mismong ang kaya lang namin is yung ulo. Ulo ba yung katawan? Yung ulo? Ulo. Yun lang. Tapos yun tempura. Hindi namin ginagawa yung tempura kasi mahal nga arena partner. Pero yun yung sinigang namin. Okay. Kunyari sinigang, tapos puro ulo lang. Kundi man sabay yun malasa naman yun. Pero in kaya fairness, wala kang kakainin ng hipon, yun wala lang, puro lasa lang. Ano lang kaya na kinalakihan ko yun na sinisipsip yung ulo. Kaya yun hanggang tumanda ako, sumisipsip po ako ng ulo. Kaya pala nakadalawang anak ka. Ay, ano ba yun? Ganun. Kasi sipsip ng ulo. Ay, ano ba yun? Nakakalurky. Hmm.
Pero yun nga, nagbago na. Time has changed. Yung dating hindi normal sa atin, ngayon naging normal na. Yes. Yung dating normal bahay na merong karaoke, alamang may balikbayan dyan eh. Di ba yung mga bahay na merong may mic na ano, na karaoke? Mm. Hindi lahat ng bahay may ganun. Pag may ang bahay mo may ganun, merong balikbayan sa inyo. Ay oo, merong may galing Saudi. Correct. Ganun, di ba? O ito, speaking of noon, kailangan mo pang pumunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para lang ma-experience yung fiesta. Ngayon, meron ang tinatawag na Aliwan Fiesta. Sa darating na June 27 to 29, please mark your calendars. Aliwan Fiesta na po. Bisitahin lang po ang social media sites para kayo po ay updated sa latest happening. Aliwan Fiesta on Facebook. Yan. So tuloy na po yan. Hindi na ano yan, wala nang magba-back out dyan. Mm-mm. Tuloy na, nakakalendaryo na sa madaling salita. So makita-kits tayo, tatlong araw na celebration po yan. 3 days na fiestahan dito sa CCP Complex. Yes. Tingin tayo ng mga nanonood sa atin, marami ba sila? Uy, marami-rami. Yan, nasaan na ang inyong mga comments? Sabi ni Fem Guillermo, nakakabili na rin ng ice cream, thank God. Sabi naman ni Gigi Lustanias, kahit simple ang buhay, basta walang sakit. Totoo din yun. Basta walang sakit, correct. Happy na. Totoo kasi mahirap yung may sakit. Maski naman kapag kayayamanin ng isang tao, kapag ka merong may sakit, uubusin niya rin talaga yung yung totoo, uubusin niya rin yung sweldo mo. Ito, siguro kaya mahilig ako sa pabango ngayon kasi noon wala akong pabango. Nakikispray lang ako dati na kapag may balikbayan, yung Jovan mask. Jovan mask for men. Oo. Talagang sabi ko, naku, kailan kaya ako makakabili ng sarili kong pabango? Yan. Diba? At nangyari sugat lang yun nung nagtatrabaho na. Correct. Ako. Mga sugat ng kabataan. Kasi yung mga classmates mo, pumapasok sila, mababango sila nung high school eh. Lalo na yung mga alaga ng mga mommies nila. Yung mga cologne, kahit nung college, usong-uso yung angel's breath na parang sa mga classmates namin. Yun? Iba-ibang klase yun. Angel's breath, angel's wings, angel's 'Di ba? Usong-uso yun. Tapos ako pumapasok ako, feeling ko amoy araw talaga ako. Sabi ko, bibili talaga ako ng pabango pagdating ng araw. Na kumikita na ako. Oh, 'di ba? And true enough. Oh, mahilig ako sa pabango ngayon. Correct. Senyalis dati, grabe nakaka-afford ka ng pabango. Eh mahal naman talaga yung pabango noon. Uso noon angel's breath at saka yung mga bench cologne. Yung mga Johnson's cologne, mga Bambini, uso dati sa classroom. Pengi nga classmate, di ba? Gagano, like spray. Tsaka sa palad nilalagay yung pabango, hindi spray. Kasi mahal yun . Yung cologne na nilalagay, tas gaganon mo siya. Pinapaligo. Those were the days. Yes. Ang importante naman nagle-level up. Okay, hindi ko mabasa lahat ng mga comments. Parang konti lang yung nag-comment. Or konti yung nag-a-appear. Oh, di ba? Sabi ni EJ Marcelo, Bench 8 at saka Bench Atlantis. Yung uso nun. Correct ka dyan. Parang di kami nagbe-bench. Namamahalan din yata kami sa bench noong araw. Ako, natandaan ko yun kasi nakikispray lang ako. Hindi ako nagbumibili. Nangihingi lang ako sa classmates ko. Nakikispray. O yan din yung sabi ni Glenda Canlapan, Rogador, Panahon, Hi! Bench 8 or Atlantis. Mm-mm. Patok yun nung time na yun. Tsaka di ba yung Forest Interlude ba yun? Dati, sa Abon. Sa Abon. Yung mga nag-aabon. Sabi ng mga lola namin, o nandiyan yung mag-aabon. Abon.
Ano, ganun pa rin ba yung kanilang ano, business model ng Avon? Yung ano, door-to-door personal ano. Selling. Oo. Tsaka yung Tupperware. Oo. Mayaman ka pag naka-Tupperware yung nanay mo. Pero tingnan mo, di ba, noon Tupperware lang yung ano, Tupperware lang yung options. Oo. Ngayon hindi eh. Parang katulad ng, kunyari, Coleman. Parang Coleman lang yung pwedeng maging option na masasabi mong dekalidad, yayamanin, ganun. Ngayon hindi eh. Ang dami ng variety. Diba? Parang yung inuman ng tubig, di ba? Nagsimula sa Aqua Flask, may Hyper, ay, Hydra, may mga ganun. Tapos iba't iba na ng brand. So, kanya-kanyang options depending on the ano, on the needs. Grabe na naging brand siya, yung Tupperware. I mean, household name. Mm-mm. Pero ano lang siya eh, ano siya, kung food container kadalasan sa kanya. Pare. Pero lumaki tayo na pag merong lalagyan ng pagkain diyan, Tupperware siya. Hindi, tsaka huwag kang uuwi sa bahay nang hindi mo nasusoli yung Tupperware. Kung may dala kang bilang yan ng nanay mo. Oo, correct. Kung may dala kang ang hindi ko makakalimutan na Tupperware namin, ano yung sa inyo? Sa amin partner bowl. Yung bowl na yellow yes. Na may takip. Yellow daw parang brown. Lalagyan niyo ng ano, ng salad. Salad, correct. So kunyari magdadala juice. Ka ng salad sa bisita, kunyari may pupuntahan ka tapos may salad, kailangan may uwi mo yun. Oo. Huwag kang uuwi nang hindi mo dala yun. Mahal yun, mahal. Mahal yun. Parang katulad ng ano, di ba hanggang ngayon joke siya, bakit ganun? Parang payong lang naman yun kung tutuusin, di ba? Ang bilis lang naman din bumili ng payong. Pero bakit natatakot kang umuwi ng bahay kung hindi mo dala yung payong. Oo, kaya. Diba? Parang, hello. Nangangatog yung tuhod mo kasi alam mo, napapagalitan ka correct. Ng nanay pag hindi kasi mo dala yung payong. Kasi hindi mo nangyuhin payong. Diba? Hanggang ngayon, ganun. Hindi lang dati. Ay, totoo ba? Hanggang ngayon, ganun. Kaya pala naalala ko naman yung, ano, yung kapatid nung kasama ko sa bahay. Yung anak nila, nag-picnic. Hindi umuwi ng bahay. Kasi sobrang takot. Nawawala yung kasirola ng nanay. Okay lang yan. Neto lang. Last year lang, hindi mga 2 years ago. So, ibig sabihin, last year nga. Ang nakakalungkot na katotohanan, ibig sabihin, kahit nakakatawa siya, it's still happening. Diba? Nakakatawa sabi ng kapatid, kasirola lang yun. Ang pangat-pangat naman ng kasirola natin. Wala namang magda kasirola sa bahay. Pati ka umuwi. Nagtaan na kasi nag-worry yung magkakapatid. Oo naman. Ama, sinisineng, hindi pa umuwi. Nasaan ba? Ay, sabi, nagpipiknik daw eh, gabi na. Tapos dapat nag-uwian na. Hindi umuwi yung ano. Feeling ko dala pa rin ang kahirapan yun, partner. Kasi kung alam mo namang ano, okay lang eh. Kung alam mong pwede mong i-let go, di ba, uuwi ka na lang eh. Oo kaya. Diba? Ako dati yung payong talaga. Payong. Hanggang ngayon, may mga kilala ako, partner. Tatakot ako pag naiwan yung payong. Oo. Ngayon, tingnan mo, partner, may options na for microwavable na mga lagayan. Oo. Diba, dati? At hindi Tupperware yun. Oo, at hindi Tupperware. Ibig sabihin, and these are, ano, these are cheaper. Mm-mm. Tapos, pwedeng disposable, pwedeng hindi. Oo. Diba? Dati walang ganun eh. Correct. Walang correct. Ganun. Kung meron man, yung mga libre sa pansit canton, natatanda ko, halimbawa, bumili ka ng pansit canton na ganun. Yung malaki? Oo, yung malaki. Hindi yung mga instant, hindi mauso dati instant pansit canton eh. So yung mga pansit canton na ganun, tapos meron siyang libreng mangkok na plastic, na blue, red, ganun, green. Yung makikita mo din sa peryahan. Yan, ganun. Yung mga pinamimigay doon. Yes, ganun lang yung mga options. So kung may Tupperware, ay huwag ka talagang uuwi nang hindi mo dala yan. Grabe. Ay, nako, grabe talaga. Mga sugat ng kabataan, ng kahirapan. O siya, mamaya tayo ulit bonding-bonding. Kwento ng mahiwagang Burnay. See you later.